kailangan po natin ng salt, black pepper, chili flakes, and of course, ajinomoto. Lalagyan po natin siya ng soya, yung toyo. Gigisa po natin siya sa olive oil. And of course, ang suka, kailangan natin yan sa adobo. Tapos maglalagay po tayo ng konti water po, guys. Ito ang ating bida sa loob, guys. Ang kangkong. Aadobohin po natin yan. Tapos with matching fried sibling. Ayan po, guys. Washing-washing natin maigi ang ating kangkong kasi paminsan ang dami pong buhangin. Ang ilang hugas na yan, pangatlo na yan. Mukhang mapadami ang ating rice na yan. Kasi pag naluto na ito, guys, kunti na lang yan. Favorito rin ito sa isa sa pagkain Pinoy, adobo ng kangkong, favorito ng aking mga anakis. And of course, si nanay at saka si Alma. Siyempre, matagal na lang hindi ang pakain. Kaya yan, mag-aadobo tayo. Let's go, guys. Gigitan na po natin siya. Ginger and lagyan po natin ng soy sauce. Yan po ang aking paraan ng pagka-adobo, guys. Iba-iba kasi tayo. Yung ating mga spices. Ito ay ito.
paborito po namin yan. Handa, ilagay. Ayan na po guys, luto na po ang lahat. Ayan ang ating rice. Dadami ang ating rice niyan. Ayan na po. Sarap ng ating rice, lalo pag sa adobo. Tapos guys, ang aking adobo po ay medyo masabaw dahil paborito ng aking anak, lalo pag adobo. Gustong gusto niya talaga ang sabaw, lalo pag maasim-asim. Sarap po yan guys. Ayan po ang ating adobong kangkong with fried sibuyon. Ang ating rice. Ayan po ang ating pananghalian po guys. Sarap ng ating adobo. Ayan po, tingnan niyo po kung gaan kadami ang kanila. Ngayon, yan na lang. Yan, ang sarap ng ating adobo. Ayan po. Sarap. Ayan, tapos ang ating sibrim. Konting mantika lang kasi, kaya yan medyo nasunog. Pero, sarap-sarap din yan guys. Wow. Kas, sarap-sarap. Isa kong anak, yes, hindi siya mahilig sa isda. Adobo with, ito yung kanina, beef with tomato paste. Ayan, siguro pa sa kanya kanina. Ang sarap-sarap. Ayan, nako. Lalo tayong mapaano nito. Ang sarap-sarap ng guys. Kain po tayo guys. Ayan. Ang ating rice, talaga nilagay yung pizza.